morning! Welcome mga ka-premier! Silent Mirsky in the house, non-CPA. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa BAP. VAT or Value Added Tax. Karamihan sa ating mga kababayan, entrepreneur, maliliit na negosyante, or kahit simpleng mamamayan ay nalilito sa VAT. Sa video na to ay susubukan kong ipaliwanag kung ano nga ba ang VAT at how it works. Ano nga ba ang VAT? Puntahan natin si paring Google. Search natin kung ano ang VAT. So, VAT in Philippines, VIR. So, mas magandang source ng information yung Bureau of Internal Revenue. Kasi siya yung in charge sa taxation sa Pilipinas. So yan, value added tax description. Value added tax is a form of sales tax. It is a tax on consumption levied on the sale, barter, exchange, or lease of goods or properties and services in the Philippines, and on importation of goods into the Philippines. It is an indirect tax which may be shifted or passed on to the buyer, transferee or lessee of goods, properties, or services. Ayun, hirap intindihin, no? Ang VAT ay isang uri ng indirect taxes on the sale of goods and services, and it is collected through the stages of the supply chain. So, ang makita nyo sa animation na to, yung arrow papunta sa ito sa baba, yung ito yung nagsaserve as BIR. So, yung end customer or yung end user is walang arrow. So, hindi siya nagbabayad ng tax na to. So, bilang customer, hindi tayo ang direktang nagbabayad sa government. Rather, ang mga company along the supply chain, yung factory, yung wholesaler, yung retailer, ang nagko-collect nun and nagre-remit sa government. Saan nga ba nakikita ang VAT? So, ang VAT ay kalimitang makikita natin sa mga billing ng ating cellphone, electric bills, grocery receipts, water bills, and marami pang iba. Paano nga ba at saang part ng supply chain tayo nag-i-start magbayad ng VAT? Please note na ang didiscuss ko dito is nakapokus sa mga VAT-able products at VAT-registered company. Example natin yung product na alcohol. Nag-i-start ang paggawa ng alcohol sa manufacturing plant. Ano nga ba ang kailangan sa paggawa nito? Una, raw materials. Pangalawa, kailangan ng labor o yung mga manggagawa. And pangatlo is yung factory, kung saan gagawin yung alcohol. To make it simpler, focus lang tayo sa isang item, sa raw materials. Kalimitan, ang raw materials ay ini-import sa ibang bansa. Dito sa process na to, nag-start na din ang VAT. Kasi upon importation, the importer paid VAT to Bureau of Customs, which is the government. Okay, pakita natin. Let us compute. For example, ang manufacturer bumili ng raw materials sa halagang 100 pesos, 100 pesos. So, upon importation, kailangan niya magbayad ng VAT. So, 100 times 12% is 12 pesos. So, ito yung babayaran niya sa Bureau of Custom in the form of VAT. After processing, magkakameron na tayo ng product na alcohol. Alcohol which we will sold at 150. So pagbibenta natin na to, meron tayong additional VAT which is 150 times 12%, 18 pesos. 12% nga pala is the VAT rate sa Pilipinas. Sa illustration na to, ibig ba sabihin ang napunta sa government is 18 plus 12 or 30 pesos? So, hindi po.
Sa VAT system, ganito ang mangyayari. Ganito ang magpupunta sa government. Upon importation ng raw materials, importer paid 12 pesos sa Bureau of Custom. Wala siyang allowable deduction. Kaya ang VAT payable niya sa government is 12 pesos. Si manufacturer, upon selling the alcohol, charged 18 pesos VAT. But because they already paid 12 pesos to the government upon importation of the raw materials, this 12 pesos allowed to deduct from the 18 pesos. 18 less 12, 6 pesos. 6 pesos na lang ang babayaran niya or payable niya sa government, which is to sa Bureau of Internal Revenue. Itong 18 pesos na to na chinard sa pagbenta ng alcohol, ito ang tinatawag na output VAT. And ito namang 12 pesos na binayaran ng importer, which is also the manufacturer, is tinatawag na input VAT. Kaya 18 pesos na output VAT less 12 pesos na input VAT, yung 6 pesos yun yung VAT payable. Sunod na stage sa supply chain is yung wholesaler. So wholesaler, so alcohol yung product natin, ang cost niya is yung 150 na selling price ni manufacturer. 150 times 12% VAT rate is 18 pesos. Yun yung VAT sa cost ni wholesaler. So for example, ibibenta niya yung alcohol sa halagang 175. So meron siyang VAT na babayaran na 175 times 12%, 21 pesos. So yan ba? 21 ba at 18 ang napupunta sa government? So hindi. Si wholesaler, meron siyang 21 pesos na output VAT. Meron siyang allowable deduction na 18 pesos input VAT. Kaya ang magiging VAT payable niya is 3 pesos. Punta tayo sa next stage ng supply chain. Ito yung retailer. So si retailer, kumukuha siya kay wholesaler. So ang kuha niya is 175. Kaya may VAT siya na binayaran ng 175 times 12%, which is 21. Example, bebenta niya ito at 200 pesos. So may additional VAT na payable, which is 200 times 12%, 24 pesos. So same scenario sa wholesaler, yung retailer, mayroon siyang output VAT na 24 pesos, mayroon siyang input VAT na 21 pesos, kaya ang VAT payable niya sa BIR is 3 pesos. Last stage ng cycle is when the receiver is a non-VAT registered entities like us individuals o yung mga company na non-VAT kasi we are not allowed to deduct or to claim the input VAT. On this example, we pay the 24 VAT charges. Kaya ang babayaran natin kung bibili natin yung alcohol is 224. Meron ba tayong babayaran sa BIR? So sinabi nga sa explanation na ang VAT is indirect tax. So, ibig sabihin, hindi tayo ang direct na nagbabayad sa government. It is collected through the stages of the supply chain. Kaya kung makikita nyo, yung 24 pesos na VAT na binayaran natin kay retailer is binayaran ng tatlong pinagdaanan, ng tatlong company na pinagdaanan. Si raw materials, 12 pesos, manufacturers, 6 pesos, wholesaler, 3 pesos, and si retailer is 3 pesos. So ang total ng binayaran sa government is 24, pero hindi tayo na end user or na customer ang nagbayad sa government. Kaya tinawag yan na indirect taxes. To recap, ito yung pinanggalingan ng 24 pesos na binayaran natin na VAT. So on raw materials importation, yung 100 pesos times 12% na VAT rate, so 12 pesos yon. Si manufacturer, nung i-process na yung raw materials, nagdagdag siya ng value. Which yung value na yun, may
corresponding amount na 50 pesos. 50 pesos times 12%, yun yung 6 pesos. Ngayon, si wholesaler. May dinagdag na naman siyang value. Ito yung wholesaling. Yun nga, tinatag wholesaling, di ba? So, ang dinagdag niya is 25 pesos from the selling price or from the cost. 25 times 12%, yun yung 3 pesos. And si retailer, pagdating kay retailer, so nagdagdag din siya ng value. From the cost na 175, so nagdagdag siya ng 25 pesos. Kaya 25 pesos times 12% VAT rate, yun yung 3 pesos. So kung makikita mo, lahat sila is mayroong add-on services na ginawa. So kaya value added. So nagdagdag sila ng ano ng value sa produkto. So from raw materials na 12 pesos plus manufacturer na 6 pesos plus the wholesaler na 3 pesos and the retailer na 3 pesos total to 24 pesos which is yun yung binayaran natin na VAT nung binili natin yung alcohol. So sana maliwanag na na kaya bakit tinatawag na VAT is an indirect taxes, indirect kasi nga hindi tayong customer ang nagbayad sa government, kundi binayaran nung supply chain, yung pinagdaanan, di ba? So indirect taxes in the sales of goods. So sa example natin, goods, alcohol ang ginamit nating example. Pero pwede rin yan sa services, which is chargeable to the final customer. So kaya tayo ang nagbayad. Kumbaga, ni-reimburse natin yung binayaran ng mga company along the supply chain. Maraming salamat sa pagbisita at panonood. At sana nakatulong ang video na to. Kung mayroon kayong topic na gustong mapaliwanag, paki-comment na lang sa ibaba. And kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, share, at i-ring na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ko. Good day, God bless, mga ka-premier, mabuhay!